Ito namang si dating senador Antonio Trillanes de Port muling bumuelta dito kay Digong Nyo at tinawag niyang bangag. Ha? Bangag daw po ito dun sa sa kamakailang public address niya. Ha? Sabi ho ni Senador Antonio Trillanes, mga kaibigan, dahil yun daw mga kritiko niya ay yung kay Digong Nyo ay ano raw, rude yung pong bunganga, mga kaibigan. Lahat nung dapat nilang sabihin sa sarili nila, sinasabi nila sa iba. Yan yung sinasabi natin na yung ipinaparatang nila sa iba, yun ang silang gumagawa nun mga kaibigan Hindi ho ba? Oh, yung bastos ang bunganga, sino ba yun? Pambansang bastos. Hindi ba siya, mga kaibigan? Tsaka yung mga tauhan niya, di ba? Mga bastos. Hindi mo, kumbaga ito, hindi mo pwedeng iharap sa tao ito. Kaya yung mga troll, ha? Yung mga yan, hindi mo pwedeng iharap sa matinong usapan yan Nung araw, pag may sumasabat na mga ganyan, hindi pinapansin yan Nilalayuan yan Halimbawa, may nag-uusap, sasabat ka, aalis yung nag-uusap, ha? Kasi mayroong sumasabat na hindi nalalaman ang sinasabi, ha? O ngayon, doon daw sa tape speech, ha? Nitong si Digong Nyo, mga kaibigan, mas nanaisin daw niya na ang mga tulad ni Trillanes at si Dilima manalo sa 2022 presidency. Wish mo talaga mga kaibigan na manalo ang sabi niya kesa raw yung anak niya na si Sara Duterte Carpio ma-expose sa mga sa politika, mga kaibigan. Alam niyo na yung mga masasamang epekto sa pagtakbo mo sa politika, yung pwede kang mabatikos diyan, di ba? Kasi public official ka. Gusto mong tumakbo, kaya nga ginagawa nila ngayon, di ba, yung banta ni Digong Nyo kay Pacquiao. Ginagawa na ng mga troll di ba? Nilalabas na nila ulit, binubuhay nila yung si Pacquiao nagkaroon ng anak sa labas, di ba? Sa isang ang sabi nila waitress doon sa Pan Pacific Hotel, diyan sa Miguan, sa May Adriatico, sa Ermita, mga kaibigan. Ilang taon na nakakaraan, matagal na ito na ito'y nagkaanak si Pacquiao doon sa isang waitress. Pagkatapos, inabandonan ni Pacquiao yung pong mag-ina, ha? At hindi na sinuportahan. May balita na yun daw babae at saka yung bata ay hindi sinusustentuhan ni Pacquiao. Matagal na yan Lumabas na yung balitang iskandalo na yan Mga kaibigan, yun ang binubuhay ngayon. Alam mo, kung meron kang dapat buhayin, hindi yan. Kasi may kaso rin yan si Digong Nyo Meron ako nakausap na abogado. Mga kaibigan, etong si Digong Nyo, meron ding inanakan. Taga Cebu yata yan. Ha? Ngayon, gustong humarap nitong abogado na nakuha nitong naanakan. Ha? Naanakan ni Digong Nyo. Mga kaibigan, para maiparating na itong anak mo. Ha? Alam niyo na ibig sabihin nun, suporta, di ba? Kundi man suporta, mabigyan ng kayamanan.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo ba't kayamanan? Ito, sa mga nanonood sa atin ngayon, meron kayong makikitang index dyan, kulay asul, di ba? Yan. Ano ho yan? Bakit ko pinalagay yan dyan? Ipinopost natin dyan. Yan ho ay ating ipinopost, mga kaibigan, para makita ninyo. Yan ho ay index, ha? Tungkol sa ginto ng Pilipinas. Yung gold reserve ng Pilipinas. Na yan ay ang merong responsibilidad dyan at nangangalaga niyang gold reserve ng Pilipinas ay itong Central Bank of the Philippines. Lahat naman ng gold reserve ng isang bansa, Central Bank ng bansa ang namamahala dyan. Mapapansin ninyo yung index, pantay-pantay siya. Ha? Pagkatapos, noong July 2020, ha? Bahagyang bumagsak yung pong gold reserve ng Pilipinas. Pero itong January 2021, makikita ninyo, 2021 ay nakakatawag ng pansin, ha? Itong malaking pagbagsak nung gold reserve, ha? Yung ginto natin. Kasi yung ating ginto yan ang pinagbabasihan para ka makapag-imprenta ng pera. Kailangan tutumbasan mo yung ilalabas mong pera, i-imprentang pera, ha, para sa sirkulasyon, depende yan sa gold reserve. Kaya kung matatandaan ninyo, meron tayong mga pagkakataon na tinatanong natin kung bakit sa kabila pagtaas ng gasolina, pagtaas ng lahat ng bilihin, mga kaibigan, ha, ilang beses nang tumaas, di ba? Lahat ng bayarin, nagtaasa na, pero magtataka kayo yung palitan ng dolyar sa peso, hindi gumagalaw. At kung gumalaw man, konti-konti lang. Pero ngayon, ha, napakataas ng dollar ngayon. Ha? Mahigit 50 ngayon ang dolyar. Mga kaibigan, na-maintain nila yan sa 47, 48. Ha? Ngayon, bigla pong tumaas. Ito yung sinasabi natin noon, na baka po merong manipulasyon. Kasi kung wala ka namang katumbas na ginto, ha? Gold reserve natin, pagkatapos ay panayang imprenta mo ng pera. Walang halaga yung pera na yon kung walang katumbas na ginto. Ha? Ang tawag dyan ay fiat money. Yan na po, ha? Ito, nangyayari na eh. Ha? Isipin ninyo, saan napunta itong ginto? Yan ang tanong. Ha? Yan nga po pala, itong nakikita ninyo sa ating screen. Itong dapat nating itanong ngayon. Paano nangyari ito? Ha? Pakilakihan mo na yan. I-pull screen mo na yan. Ito ho, makikita ninyo ang gold reserve ng ating bansa. Ha? Mula yung pagitan lang ng July 2020, ang ating gold reserve ay 197.93 metric tons, tonelada. Ha? At noong January 2021, ngayon taon, January,
eh bumagsak sa 164.5 metric tons. Ha? Ang nawala ay 33.88 metric tons. At ang estimated value niyan ngayon ay 2.2 billion US dollars. Ha? Sa peso ay 110 billion. Ang tanong, kasi po itong ating gold reserve ay nasa ano yan eh, nasa pamamahala yan, ng kontrolado yan ng Central Bank, ha, ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh. Iyang nakikita ninyong yan ay base sa World Gold Council, ha, mga kaibigan. Bumagsak ang ating dollar o gold reserves, mga kaibigan, sa 164.5 ton, ha, first quarter of 2021 mula sa 187.91 tons, ha, ng fourth quarter ng 2020. O yan ang dapat ipaliwanag. Nasaan ito? Ha? Bakit nawala yan, mga kaibigan? Di ba, sino nakaupo ngayon? O yan ang ipaliwanag ng Central Bank, ha? Para maintindihan ng tao kung bakit nawala, ha? Saan napunta yon na nagkakahalaga ng 2.2 billion US dollars? Mga kaibigan, ang laking pera, no? Ha? Paliwanag mo nga yan na anong pangalan nito? Si Ben Benjamin, pangalan nun? Kamukha ni ano? Ni ano ba palabas yun sa Lord of the Rings? Ha? Ano pangalan nun? Si Gollum, ha? Oh, eh naging bata ni Erap yan eh. Mga kaibigan eh, di mo ba? Yan din ang ano eh, basta kasama ni Erap eh, salot eh. Bueno.
lang bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.